Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Hello everyone! Yan. Kamusta kayo? Meron naman akong ginawang bagong video para sa inyo. Siyempre, welcome to my channel, Master Aking DIY Seed Investing. Kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-like, subscribe, i-click ang bell para makareceive kayo ng mga bagong video na i-upload ko. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan mag-comment at mag-share. Ito ang mission ni IMG, Global Financial Literacy Campaign, Building Your Future. 30 million financial literacy campaign by 2030. So, ayan, yan ang mission ni IMG, mag-educate, di ba? Ayan. Ako nga pala uli, si Michael B. Maniklang, isa ako sa financial educator o entrepreneur at investor. Ayan. So, bago tayo magsimula, siyempre, samahan niyo muna ako. Mag-pray tayo. My brother, Bo Sanchez, true millionaire's prayer. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I don't have. I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands, in Jesus' name, Amen. I am. Ito ang bestseller book na ni IMG, The Secret to Saving and Building Your Future, Become Your Own Financial Educator. Sa likod ng book na to, kapag naka-avail kayo, yan, makikita niyo dito yung financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. So, ang pagyaman daw ay hindi para sa mga mayayaman lang, di ba? Siyempre, kahit sinong tao, anumang edukasyon yan, basta willing matuto, willing maging successful, magagawa, di ba? So, sabi nga ng book na to, knowledge is powerful, but applied knowledge is more powerful. Ayan. Sa IMG, siyempre, para maging successful ka, kailangan masunod mo yung formula na to. Yung 100% ng income, minus mo yung 10% na tithes, tapos yung 20% na saving mo, pupunta sa investment, tapos yung 70% na matitira, hindi mo pupunta sa mga expenses mo, tsaka sa mga lifestyle mo, di ba? Siyempre, kailangan natin ma-practice ang formula na to. Kasi minsan ang nangyayari, yung income, wala nang tithes, wala nang investment, lahat puro expenses. So, kung sa tingin nyo, ano yung tamang formula, di ba? So, meron palang isang mapapractice na kailangan mag-tithes ka para mag-bless ka, di ba? Wala namang pinipili yan kahit na ano man yung paniniwala natin, basta kailangan mag-types tayo. Yan yung sinasabi na 10-20-70. Yan yung
Eight Secrets of the Truly Rich by ano by Brother Bo Sanchez. Ayan, The Abundance Formula. Yan. Ano ba yung pag-uusapan natin yan o i-share ko sa inyo? So, i-share ko sa inyo is what is retirement? Siyempre, ano ba yung ano ba yung understanding nyo o pagkakaintindi nyo dun sa retirement? Parang sinasabi ba nito pagka tapos natin magtrabaho ng ilang taon sa kumpanya, eh, hihinto na tayo, di ba, sa ating, ano, sa ating pwedeng pagkuhanan ng income. So, ganun yung nagiging practice natin ngayon, di ba? Siyempre, parang kahit na basta kaya pa natin magbanat ng buto, magtatrabaho tayo. Ibig sabihin, hindi hihinto yung dapat kailangan din natin mag-retire, magpahinga, di ba? So, yan yung iaano natin, i-discuss. So, i-share ko sa inyo. Real challenge sa Pilipino in retirement. No savings for retirement, di ba? No social pension. Relying on relatives for financial support. Health issue and expensive health care costs. Dito sa no savings for retirement, syempre, makikita nyo sa paligid natin, maraming nag-retire pero hindi nila na-manage na maayos yung pera nila. Kasi ang nagiging mindset nila, magpagawa ng bahay, bumili ng sasakyan, nagagawing investment, di ba? So, pati yung pension, siyempre, eh, kaya bang i-survive ng pension mo yung mga succeeding mo na taon na lalakaran mo pa, di ba? Siyempre, hindi naman. Kasi, marami kang pangangailangan na kailangan mong maibigay o maiprovide sa sarili mo. Ito ba, gusto nyo to? Yung relying on relatives for financial support. Siyempre, kahit sino, ito yung ayaw. Siyempre, ito yung sinasabi na huwag natin hintayin na darating tayo sa punto na mamamalimos tayo, di ba? Siyempre, yun yung ayaw natin. Parang nagtrabaho tayo ng maraming matagal na panahon, matagal na taon, tapos pagdating ng tayo naman yung nangangailangan, hindi na nila tayo matulungan. So, yun yung kailangan natin matutunan. Health issue and expensive healthcare cost. Siyempre, kung kayo, natatrabaho kayo ngayon sa isang company na maganda yung benefits, di ba? Siyempre, samantalahin nyo na makakuha kayo ng backup. Ibig sabihin, siyempre, kapag ka nag-retire ka sa company, yung healthcare na pinrovide ng isang company na mabait, eh, ipapamana pa sa inyo. Siyempre, hindi na, di ba? Pag exit nyo, wala na rin yan. Pwedeng tatakusin lang yan ng isang taon. After ng 1 year, wala na. So, ano yung susunod nyo na para naman sa inyo? So, paano kung mayroon kayong mga issues sa sarili nyo? Mayroon kayong mga sakit karamdaman, di ba? So, yun yung kailangan na maituro kung paano ba dapat. Ano ba yung kailangan gawin? So, paano mag-ipon ng retirement fund? So, yun nga. Siyempre, ngayon, dapat magsisimula na kayo. Kasi, siyempre, hindi naman yung sasabihin natin yan na saka na lang yan kapag na-operan na ako, doon na ako mag-i-invest. Eh, minsan nga, ang mindset natin, nababago. Kasi minsan, pwedeng kapag sinabi natin yun, pag nandyan na yung pera, ang mangyayari, mapupunta yan sa ibang investment. Kasi, ano nangyayari? Kasi lack of education, di ba? Ibig sabihin ng lack of education, kaalaman dun sa tamang pag-handle ng perang hawak mo. How much retirement fund
you need to save. Siyempre, kung sakaling ngayon, makakaranas tayo ng pagbabago kasama sa natitingnan natin, di ba? Magkano ba yung kailangan natin i-save? May mga way o ibang paraan na, kaya nyo mag-save ng paunti-unti, di ba? Ngayon pa lang simulan nyo na kung ang sitwasyon natin ngayon, maging blessed tayo kasi kung mayroong company na nandyan pa rin tayo o kaya may mga company na talagang magkakaroon ng layoff, hindi natin sila masisi kasi negosyo nila yan eh. Kumbaga, kahit na anong tagal natin sa kumbanya, kung talagang tinatawag doon ng pangangailangan, maging magpasalamat pa rin tayo kasi syempre, hindi sila naging masama, diba? Naging mabuti sila sa mga empleyado nila. So, kailangan lang natin tanggapin itong mga layoff, yan, mga sinasabi na o-offeran na, normal yan kasi alam niyo naman ang sitwasyon natin ngayon. Pandemic, diba? So, hindi talaga maiwasan na darating sa isang may-ari ng kumpanya na kailangan nila magsakripisyo, di ba? Siyempre, annual income times 10 para makuha mo yung retirement fund mo. So, kung titignan mo ngayon yung annual income mo, times 10 equals retirement fund mo, at tingin mo ba makukuha mo ito ng biglaan? Siyempre, hindi, di ba? Kailangan mong dumaan sa mahabang panahon na kailangan meron ka na ipon. Kasi paano kung wala ka na ipon, di ba? So, paano mangyayari na yun sa retirement fund mo? Wala kang asahan. So, yun yung sinasabi na pwedeng darating sa punto na kailangan mong magbanat ng buto kasi naubos na yung nakuha mo o kaya yung naipon mo. Ganun siya kasimple. Yan. Para may tips daw to avoid unprepared situation. Siyempre, start saving and invest now. Lalo na yung mga bata-bata pa, 20 pataas, dapat nagsisave na kayo mag-invest. Alam natin na ang sitwasyon ngayon is hindi normal. Ito yung salitang new normal. Diba? Siyempre, kailan ka mag-start mag-invest kapag kailangan mo na after ng 20 years. Parang ganito lang yun eh. Lagi mong tatandaan, mag-add ka lagi ng plus 20 sa edad mo simula ngayon. Di ba? Kung anong edad mo ngayon, magdagdag ka ng plus 20. So, dun mo makukuha, makikita yung pinaka, magkakaroon ka ng goal. Oh, okay. Tulad ko, nasa 42 ako, plus 20, 62. Ibig sabihin, 62, di ba ang company 60 years old na ang meron sa kanila? Anong 2 taon ko, di ba? So, yun yung kailangan mapaisip ko. Siyempre, kung napapanood yung video na to, lalo na yung mga nasa ibang bansa, di ba? Nasa ibang bansa man yan, nasa Pilipinas man yan, kailangan yung mag-start, mag-invest, at saka magtabi. Kasi, para sa inyo din naman to pagdating ng tamang anihan, di ba? So, yan, manage spending, di ba? Maraming mga kailangan na tignan ano ba yung mga bagay na pwedeng makontrol, di ba? Ayan, Avail Life and Health Insurance. So, dito, maraming kumukuha ng life insurance. Maraming kumukuha ng mga investment na hindi na-educate. So, doon, maging maingat kayo. Kasi baka mamaya, kung kailan na kailangan yung kinuha yung life insurance, is hindi nyo siya magagamit ng tama. Siyempre, paano kapag dumating niya sabihin nga 25 years, mong pinag-anuhan yan, pinag-ipunan, tapos nung tayo na pangailangan mo na, hindi mo siya magagamit kasi mayroong mga
hindi inaasahan na sinasabi, hindi mo kaagad dyan ma-pull out. So, dun maging maingat kayo. Okay, basta-basta kukuha ng life insurance, mga kaibigan mo yan, dapat ano, maging ano kayo, maging wise. Yan, have multiple passive income stream. Siyempre, kailangan, ang passive, hindi lang dun sa mga active, di ba? Alam ba yung active? Kunyari, meron kang sari-sari store, o kaya meron kang simping tindahan sa bahay, business, diba? Hindi yan kasi pang makagalan. Hindi kanyang kayang itawid hanggang dun sa mga susunod na lalakaran mo pa, di ba? Siyempre, ikaw sa sarili mo, meron ka din pangangailangan. Ano ba yung mga, alamin mo sa sarili mo, ano ba yung mga pangangailangan mo pa na magagamit mo habang naglalakbay ka, di ba? Siyempre, marami pa tayong dadaanan, hindi lang yung sitwasyon na yun ang pwede natin daanan. Paano ma-achieve yan, di ba? How to achieve our retirement plan? Siyempre, yan, tuturuan ko kayo kung paano. Ang kailangan nyo lang, siyempre, kung mapanood yung video na ito, mag-execute kayo kasi hindi ko naman kayo tuturuan para mapahama. Diba? Tuturuan ko kayo para matuto. Yan ang importance of savings. Kailangan meron kang discipline, meron kang patience, meron kang hard work. Ang patience, yan yung sinasabi ko na hindi pwedeng kunyari, nag-save ka ngayon. Gusto mo susunod na buwan, pull out mo na kagad yung pera kasi kailangan mo. Hindi yun yung tama, di ba? Siyempre, ang patience, kailangan, yung sinabi ko kanina na kung anong edad mo ngayon, dagdagan mo siya ng 20 years para yun yung magiging target mo o kaya magiging kailangan mo ma-achieve sa age na gano'n, di ba? So, ayan, sa IMG, tinuturo yung ano, solid financial foundation, kailangan meron ka daw nito. Siyempre, ang unang pundasyon, yun yung healthcare o long term. Ang long term, ito yung kailangan natin gawin. Yung short term, ito yung meron sa atin ngayon sa company. Ngayon, kung nasa isang maganda ang company, kailangan magplano ka na. Siyempre, hindi pwedeng, hindi, meron pa akong magandang benefits sa card ko eh. Gagawin ko yan. Paano kunyari, bigla nagkaroon ulit ng pangalawang pandemic. Paano ka ngayon? Diba? So, kailangan, bigyan mo na ng solid na pundasyon yung sarili mo. Hindi ka pwedeng umasa sa mga bagay na meron ka ngayon. Halimbawa, nag-online ka. Siyempre, ang online, maganda yan. Virtual yan eh. Nagagamit mo yung media, di ba? Facebook, YouTube, di ba? So, marami kang pagkukuhanan. Pero, paano kung nawala sila? Saan mo ka ngayon kukuha ng alternative mo? Siyempre, wala na, di ba? Yun dapat yung makita mo. So, dapat, meron ka ding income protection o life insurance. Siyempre, itong life income protection o life insurance, minsan pinagtatawanan doon ng tao. Kala kasi nila, porket malakas pa sila ngayon, hindi pa nila ito kailangan. Yun yung minsan nakakalungkot, di ba? Parang napakalaki o napakadami ng opportunity na pwede na nilang gawin pero ayaw pa nilang i-grab. Kasi meron pa silang magandang source, di ba? Paano kung nawala yung source na yun? Adi, saan sila ngayon, di ba? So yun yung kailangan magising kayo. Eliminate debt, di ba? Ako, isa ako sa ano nito. Kailangan, ma-target ko yung mga utang ko is mabayaran ko, di ba? Para maging financially debt ako, wala akong utang. Emergency fund, yan. Tinuturo din niya, hindi dapat. Meron ka emergency. Ang sinasabi niya, 3 to 6 months of total expenses, halimbawa, kumikita ka ng 20,000, i-multiply mo ng 3 months, di ba? 60,000. Para makovered niya yung 3 months mo na wala ka pang trabaho. So, kailangan mo ng 60,000. So, yan, investment, di ba? Equities, assets. Ang goal mo dyan,
sa retirement fund mo, sa college fund, stock bond, mutual funds, real estate, di ba? So, ito yung order priority na kailangan meron ka. Hindi pwedeng ang babasihan mo yung short term mo ngayon. Dapat hindi. Kasi hindi mo naman yun madadala o mabibit-bit pagdating ng pag-exit mo ng company. Eh, marami na yung company na nagkakaroon ng challenge. So, ano nangyayari sa kanila? Nagkakaroon ng layoff. Hindi mo masisi na talagang nagkakaroon siya na mag-declare ng magsasarado na sila. So, yun pa ba, hihintayin mo. Kung napanood mo itong video na to, mag-message ka lang sa baba para matulungan ko kayo. Kasi, una-una, itong tinuturo ko sa inyo ay hindi naman ito networking. Ang kailangan lang is ma-educate tayo. Ano ba yung makakapagpa-survive sa atin para makuha natin o yung pangangailangan natin sa retirement age natin. So, ayan lang yan. So, kailangan increase natin yung cash flow natin para magawa natin yung mga to. Yung meron tatlong check. Ayan. Kapag nag-join ka ng IMG, kasama sa number 8 benefits, yan, yung Kaiser Healthcare Product and Services, di ba? So, syempre, sa Kaiser na yan, meron kang short-term, long-term, at saka senior care plan. So, kung pipili ka sa tatlo, anong gusto mong piliin mo dyan? Yung short-term, long-term, o senior care plan? Di, syempre, doon ka na sa long-term, di ba? Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano yan. I-message nyo lang ako. So, ayun yung Kaiser, di ba? Kung titignan nyo, yung naka ano sa screen nyo, nakikita nyo. Siyempre, kung ang target nyo, kung ang age, sa 40 years nyo, di ba? Kung ang target ng retirement fund nyo, 2.1 million, siyempre, meron kayong kailangan gawin, di ba? Hindi nyo naman ito basta-basta makukuha eh. Di ba? Siyempre, kailangan meron kayong action na gagawin. Pwede nyo ano yan, pwede semi-annual, pwede quarterly, pwede monthly. Pero ngayon, yung nasa gitna, yung 41 to 50 years old, siyempre ibang sitwasyon na yan. Parang kung titignan mo, kung 41 ka ngayon, plus 20, katulad yung sinabi ko kanina, 61. So, kung isipin mo, konting panahon na lang para ma-aim mo pa to. Pero kung magsisimula ka, mas maganda kasi matatarget mo yan, di ba? Kasi maraming ituturo sa inyo na para ma-achieve nyo yung goal nyo after nung pagdating ng retirement age. Kumbaga sa hindi pa naman huli, marami pa tayong kailangan na gawin. Kailangan nyo lang, ma-educate lang. Huwag kayong salang lang salang, tsaka hindi pwedeng yung kung ano yung inaialok sa inyo, igagrab nyo na igagrab. So, yun yung, kaya minsan maraming napapahama kasi nga, kulang sa kaalaman, lalo na pagdating sa tamang pag-iinvest, di ba? Yan. Kung napanood nyo yung mga video ko, na-share ko na itong the X-curve concept, di ba? So, explain ko lang to dun sa mga hindi pa na, kung bago nyo pa na nakita to. Ayan, meron dalawang line sa buhay natin. Merong blue line, ang nagre-represent niya is money line. Yung responsibility line is yung red line. So, ano bang ibig sabihin yan? Dapat, habang bata pa tayo, dapat pataas ang ating yung hawak na pera o naiipon. So, baliktad, di ba? Minsan ang nangyayari, bata pa tayo, malaki na yung responsibilidad natin. So, pagdating natin dun sa landing line,
dapat matarget natin na wala na tayong responsibility. Kaso, yun yung minsan na hindi nangyayari, di ba? Kasi syempre, meron tayong mga pangangailangan. Kailangan natin ng food, ng shelter, ng clothing, education, health. O, may kasama dyan yung mga debt, di ba? Tsaka mga loan. Syempre, kailangan natin para mabuhay tayo. Ito yung sinasabi na active income. You work hard for the money. Kayo ba, ano bang gusto nyo? Magtrabaho para sa pera o yung pera ang magtatrabaho para sa inyo? Siyempre, may tanong doon, paano, di ba? So, yun, tuturo ko din sa inyo yan. Basta, napakasimple lang. Siyempre, kailangan, pag habang bata tayo, dapat mapataas natin yung ipon natin para pagdating dun sa halimbawa, retirement age natin, o pagdating ng retirement age natin, syempre may pangangailangan pa rin tayo dyan. Kaparehas nung nasa kabila. Food, shelter, clothing, education, health, o diba? Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat debt-free na tayo. So, dito, sa side nito, ang gumagana na dyan, dahil nagsimula na kayo ngayon at nakinig kayo, nag-start kayo, yan yung sinasabi na money works for you, di ba? Siyempre, nag-start ka na mag-imbes eh, natuto ka eh, nakinig ka. Ang laging nakandaan, sa buhay natin, meron dalawa. Meron dalawang if, di ba? Paano kapag namatay ka ng maaga? Sino ang magpo-protect ng family mo? O, saan sila uuha ng instant money na para ma-survive nila yung sarili nila? So, paano naman kung nabuhay ka ng matagal? Diba? Sino din ang magpo-protect sa sarili mo? Eh, paano kung wala kang investment, wala kang long-term care? O, siyempre, nabubuhay ka sa yung living at interest, di ba? Yung kasama dyan, habang tumatanda tayo, kasama dyan yung pagtaas ng bilihin. So, siyempre, kailangan mo rin ng pera, di ba? So, yun yung kailangan maintindihan nyo. Ano ba yung sitwasyon nyo ngayon? Wag yung, alam ko, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Pero, kailangan meron tayong iregalo sa sarili natin para makapagsimula tayo. Alam mo kung magkano na ireregalo nyo? Napakaliit lang. Halos hindi nyo masasabi na mahal yung ireregalo nyo, di ba? Kaya nyo bumili ng isang set ng damit hanggang sa sapatos, di ba? Na katumbas yung ireregalo nyo sa sarili nyo. Napakasimple, di ba? Ayan. Kung napanood nyo yung mga nauna kong video, palagi ko itong sinasabi. Yung bato, nagre-represent to sa akala natin, yung mahalaga. Yung buhangin, nagre-represent siya sa akala natin na hindi siya mahalaga. Yung box, nagre-represent din ang buhay natin. So, tingnan nyo. Halimbawa, yung unang mong nilagay, yung buhangin. Sa tingin mo, yung bato, kapag sinunod mo, magkakasya pa yan, maisasarado mo yan. Siyempre, hindi. Kasi tingnan mo, naununan mo kasi yung buhangin, di ba? So, hindi niya mapupunan yung pangangailangan mo. Pero kapag ang inuna mo is yung buhangin, yung bato, sunod mo yung buhangin, so, makikita mo na lahat ng mga pwede niyang siksikan, masisiksikan niya. So, hanggang sa maisasarado mo yung bato. Kung titignan mo yung buhay natin ngayon, o buhay niyo, ano ba yung nagre-represent sa bato? Ano ba yung mga nakikita niyo na akala natin mahalaga yan, di ba? Ano ba yung mga nasa hindi mahalaga? O, katulad ng mga kailangan, meron ka ng investment, meron kang nakuha na insurance na para sa sarili mo, meron ka ng healthcare na napag-ipunan mo na, di ba? So, minsan, yung mga nasa bato na sinasabi, yung bilhin ka ng appliances, bilhin ka ng mga gadget, mga regalo mo sa sarili mo na after ng 1 year, luma na,
So, yung mga nagre-reflect doon. So, dapat makita nyo yung kahalagahan ng dalawang yan. Yan. Yung sinasabi ko. Diba? Sa Kaiser, dapat sa Kaiser, meron siyang 3-in-1. Ibig sabihin na siyang investment. Kung magsisimula ka ngayon, meron ka ng healthcare, masimula mo yung healthcare mo. Meron ka din covered ka ng insurance, tapos meron ka pang investment. So, kung titignan nyo to, bakit ganun? 3-in-1? Ano bang ibig sabihin yung 3-in-1? So, approach nyo lang ako para i-message nyo lang ako dun sa comment, di ba? Mag-comment lang kayo, paano ba yan? Ano ba yung process? Siyempre, hindi ko naman kayo pababayaan kasi educate ko nga kayo, di ba? Ayan. Kilala niyo ba si ano si Lolo Einstein, di ba? Baka kasi mamaya ito yung karamihan sa atin, hindi natin to alam, di ba? The power of compound interest. Sabi niya ni Lolo Einstein, meron yung rule of 72 na sinasabi. 72 divide mo sa interest. So, ang equal niya, number of years to double your money. So, meron ako mapakita sa inyo. Ayan. Meron daw isang vehicle na nagbibigay ng 4%. Ibig sabihin, 72 divide po, every 18 years, tumutubo yung pera mo. Halimbawa, ang age mo ngayon, 29. Meron kang 100,000 na invest. Ibig sabihin, after ng 47 years, dodoble ang pera mo ng 200. Ayan. After ng 65 years, dodoble ang pera mo ng 400,000. So, dito ba sa vehicle na to is kontento na kayo. Doon sa pangalawang investment na a vehicle na ipapakita ko, meron daw, merong isang vehicle company na nagbibigay ng 8%. So, ibig sabihin, every 9 years, dumodoble yung pera mo. So, tingnan niyo yung pagkakaiba nila. Parehas na sila ng age. Nagmamadali masyado. Parehas na sila ng age, di ba? 100,000. Pero, after ng 38 years, that age 38 niya, 200,000 na yung pera niya. Nung 47, 400, nung 56, 800, nung 65, 16. So, makikita niyo yung difference, di ba? Ang laki na kaagad. Eh, kung dito sa dalawang to, saan kayo mag-invest yan, di ba? Sa 4% ba o sa 8%? Pero meron pa pala ng isa. Ito ba eh, alam nyo? Baka mamaya, hindi nyo din ito alam. Meron palang 12%, di ba? So, ibig sabihin, 72 divide 12, every 6 years, dumodoble yung pera mo. Titignan natin kung paano yan. Tingnan mo, 29, 100, 35, hanggang 65. Tingnan mo yung lalabas dyan kung magkano yung nagiging ano ng pera mo. Ayan, nakita nyo, di ba? So, meron pa lang, pagdating na 65 years, magkaroon ka ng 6.4 million, di ba? So, kung titignan mo yung tatlong yan, tatlong vehicle na yan, saan kayo dyan mag-i-invest, di ba? Na tamang vehicle. Kasi baka mamaya, hindi nyo nalalaman na meron palang 12% na interest, eh ang alam nyo lang, 4 lang. So, kahit na ilang taon kayo mag-invest, sayang lang, di ba? Sayang yung oras. Marami nang nawawala. Tingnan mo yan, di ba? 4 times doble nung 4 at saka 8, halos kalahati, di ba? Pagdating dito sa, ano, halos, ano, naging triple. So, ang kailangan lang talaga is ma-educate. Hindi pwedeng nagmamadali. Kasi kapag nagmamadali, minsan,
sa pagmamadali, nagsisisi din sa uli eh, di ba? So, dapat pala, naghanap pa ako ng mga ng magandang ano, investment vehicle, di ba? Sinasabi niyan, it is not enough to save money. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. Diba? But we keep forgetting. Naman, we seem to forget that kailangan, health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Kung alam mo yung pera mo, tutubo ng maganda, hindi yung tulog yung pera mo sa pinaglalagyan mo. Ayan, ito. Share ko to sa inyo. MB Life, diba? Multiple options, super term 18. Ang ibig sabihin nito, ito yung face amount natin, yung age natin yan. Yung 250, kung gusto mo, insured ka ng 250,000 sa loob ng 18 years, o kaya 1M, 2.5, o 5M, diba? Ngayon yan. Halimbawa, 20 years old na ngayon, gusto mo, insured ka ng 2.5, o yan yung kailangan mo lang na i-annual, di ba? So, age 30, di ba? Kung titignan mo yun, age 30, 40, 60, kung 40 ka ngayon, di ba nyo, kung 40 ka ngayon, hindi pa uli yung lahat, di ba? Meron ka pang chance ang mag-save. Kung nasa 20 ka, 30 kayo ngayon, magsimula na kayo kasi tatakbo ng tatakbo yung taon natin. Kung wala kayong nasisimulan, walang mangyayari sa atin. Diba? Walang mangyayari sa inyo. Siyempre, inflation, laging tatitignan. Ang inflation kasama sa taon na dumadagdag sa atin. Diba? Habang tumataas ang bilihin, gumaganda rin ang presyo niyan. Siyempre, mataas din. Kaya ito, i-message nyo lang ako kung paano yan. Madali lang yan. Kailangan lang makinig kayo. Ayan. Share ko sa inyo to. Baka kasi mamaya, nandito kayo sa nasa kaliwang side kayo na i-invest ng pera. Diba? Kung titignan nyo, isipin nyo, itong tao na to, yung picture na yan, kayo yan. Dahil wala kayong idea sa investment, ang alam nila, maglagay kayo sa banko. Huwag mo lang misinterpret yung banko. Yung banko, maganda din yan, nakakatulong yan. Siyempre, ang sinasabi lang dito, kailangan nyo lang ma-educate. Kasi kung meron kayong target goal na kailangan after na 20 years na dinagdag mo sa sarili nyo, kung meron kayong gustong goal doon na makuha, dapat, huwag mong ilagay sa banko. Alam niyo kung bakit. O, tingnan niyo. Sabi dito, kapag nag-save ka ng pera sa banko, anong tawag sa'yo? Di ba? Tawag sa'yo, ano? Depositor. Pero, kapag nag-save ka sa kanan, naglagay ka ng pera sa mga blue-chip company, ang tawag sa'yo, investor. So, kung hindi nyo nalalaman, yung dalawang yan, ang pinag-investan nila o pinaglalagyan nila ng pera, pwede ko sa mga company na yan, stock, equities, commercial papers, government securities, di ba? Magkano ang tinutubo ng parehas na investment na sinasabi niyo, investment ng banking, investment ng ng mga stock nila. So, ayan. Tingnan mo. O, si banko, ang kinikita niya 30% yung sa mga stock, equities, commercial papers, di ba? Government securities. Investment company. Ganun din. Ganun nga, di ba? Halos parehas lang sila. Dito kayo magkakatalo ngayon. Alam ko, alam nito, pero hindi ko alam kung bakit nandyan pa rin kayo. Hindi nyo nilalabas yan dyan. Kahit na sabi ko sa inyo, patulog nyo yan dyan. Yung target goal nyo, hindi nyo makukuha yan. Basta palagi yung karamdaan, kailangan natin na-execute. Hindi pwedeng
Yung alam natin ngayon, eh alam natin yan kasi yan yung ninanap natin. So, tama naman yun. Pero siyempre, gaya ng technology, nagbabago. Dapat mag-upgrade din, di ba? Para mga computer, di ba? Mga computer, sambagaling yan, di ba? Napatulong yung mga unang gamit ng computer. Pero kailangan, habang nagbabago yung technology, sumasabay din dapat, di ba? So, kita mo, magkano ang kikitain ng isang depositor sa banko? Kaya mo, ayan, ang pera mo na sinib sa banko ay pwedeng kumita lang ito ng 0.5%. Ibig sabihin, wala pang 1%. So, kung titignan mo, tignan mo yung kabila. Ang pera mo na ininvest, ayan, tignan mo. Ang pera mo na ininvest o sinib mo sa business company ay 12% per year ang pwede niyang kitain. So, dito pa lang dapat magising na kayo kasi baka mamaya yung nasa left side niyo na natulog na yung pera niyo, pati kayo natulog na din, di ba? Kasi hindi kahit na 1%, hindi man lang kayo pumalo sa loob ng isang taon. Eh, halos parehas lang naman kayo ng pinag-iinvestan, di ba? Kaya, kapag napanood yung video na to, dapat magising kayo. Dapat mag-message kayo dyan na paano ba yung gawin, paano ba magsimula. Napakasimple lang. Hindi nyo kailangan ng malaking halaga na para makapag-start kayo ng investment. Hindi ba alam? 1,000 pesos pwede kayong mag-invest, di ba? Makakabili kayo ng maraming share sa mga blue chips company. So, yun lang. Ayan. So, yun lang naman yung masishare ko sa inyo na dapat magising kayo sa katotohanan na hindi yung sitwasyon natin ngayon, kailangan meron tayong gawin. Kailangan matuto tayong mag-save na kumikita yung pera natin. So, ang tanong uli dyan, paano naman yan? Siyempre, gaya ng sinasabi ko sa inyo, i-message nyo lang ako sa baba para makita nyo kung paano. Diba? Siyempre, ano yan eh. Kailangan ko kayo makatulong. So, ayan. I-share ko sa inyo yung aking dashboard. Diba? So, simple lang naman. Kailangan mo lang magkaroon ka ng dashboard. Tingnan mo ito ah. I-share ko sa inyo ito. Nung nag-join ako, parang ano yan eh. Parang sinasabi na franchise, di ba? Para kang nagpa-franchise. Nung nag-join ako o natuto ako mag-invest. Ito yung portal ko, di ba? Syempre magkakaroon din kayo ng sariling portal. Excuse me. Alam niyo ba kung magkano ang laman ng portal na yan? Tingnan niyo. Meron kayong automatic na 1,000 pupunta sa investment nyo. Pwede nyo lagyan yan monthly. So, meron din kayong fidelity o life insurance na ang laman yan 50,000. Ang kamukha na ito is yung St. Peter. Sa St. Peter, nagmamonthly kayo, di ba? Dito, isang beses lang yan. Alam nyo kung magkano. Siyempre, i-message nyo ako sa baba kung magkano yan. Siyempre, hindi nyo yung pwedeng isa-isay na. Ang gusto ko lang, fidelity lang. Ang gusto ko lang, Solvivo lang. Tingnan nyo may again. Si Everest, kasama din si Everest dun sa portal mo. Tingnan nyo, niregaluan mo yung sarili mo, covered ka ng personal accident insurance. So, anytime na mangyari sa'yo, hindi makukuha yung family mo. ING Vision Care, kung nagsasalamin ka, libre ka ng dalawang frame sa loob ng
ng 1 taon. Ang babayaran mo lang dyan ay yung frame, di ba? Discount ka pa, makaka-discount ka pa. Kay Kaiser Medical ano clean card. Pwede mong gamitin yan. Pagbunod ng ipin, nagpalinis ng ipin. Pwede mong gawin yan. Kung paano mo gusto mong gamitin. Monthly ba? Quarterly ba? Basta libre, di ba? So, dominate tool yan. Pwede kung gusto mong matuto pa sa mga virtual na network, di ba? Siyempre, hindi tayo pwedeng huminto doon sa kaalaman natin na mayroon tayo ngayon. Tandaan nyo, hindi yan tinuro sa school. Maaaring tinuro yan, pero limit lang. Dito, makatutunan niyan ng open. Kaiser, ayan. Ayan, Kaiser, ito yung sinasabi ko sa inyo na long term. Alam nyo ba na 7 years nyo lang yan pag-iipunan, di ba? So, ang tanong, magkano? So, approach nyo lang din ako. Message nyo ako dun sa comment. Kung magkano yan. Huwag kayo matakot kasi nakita niyo yung laman, Fidelity, 50,000, Manila Bankers, 100,000, ibig sabihin ang iniisip nyo, ano, baka mahal naman yata yan, parang hindi ko yata kaya. So, hindi nyo masasabi, hindi nyo kaya, alam nyo kung magkano lang yan. Ang ere-regalan nyo lang sa sarili nyo, 6,000, ibig sabihin, para alam bumili ng isang set ng ano, isang set ng pamasko mo sa sarili mo. O kaya bumili ka ng sapatos na bago, di ba? Yung sapatos na bago, bumili ka. O kaya pantalon, damit, di ba? After ng 1 year, wala na yan, luma na yan. Wala nang ano yan. Wala nang hindi yan tumubo o kaya hindi yan nagka-interest, di ba? Kung magandang klase pa nga yan, ilapsampay mo sa labas yan, pwede pa mapag-interesan yan. So, ganun lang kasimple. Kailangan nilang magising. Hindi pwedeng sakala yan. Hindi, marami pa akong babayaran ngayon. Marami pa akong sinisetin. Normal. Normal yan. Pero ang sinasabi ko sa inyo, yung salitang sinesettle, maraming binabayaran, pero nakakabili kayo ng halagang 6,000 sa sarili nyo. Dapat, doon kayo magising kasi nakabili nga ako ng halagang 6,000 eh, di ba? Tapos, yung sarili ko, hindi ko maregulohan ng ganitong klase ng portal. So, dapat pag-isipan nyo mabuti. Tingnan nyo, ibigyan natin ng ano to, ng kwento. Kunyari, si Juan nag-join o kaya kumuha ng portal. Nawala si Juan. Nag-BPL siya, di ba? Nag-back to the Lord. So, kung wala siyang portal, ano sa tingin nyo ang nakikita nyo na mangyayari dun sa pamilya ni Juan, di ba? Bukod sa iiyak yung pamilya ni Juan, mamumblema pa yan kasi saan nila dadalhin si Juan na makaka-discount sila? Paano kapag wala pa silang hawak na pera? Diba? So, anong magiging problema ng pamilya ni Juan? So, dahil si Juan naging wise, naging mabait sa sarili, niregaluhan niya yung sarili niya, ito ang mangyayari. Kung si Juan nag-back to the Lord, ang gagawin lang ng pamilya ni Juan, tatawagan niya si Everest. Si Everest Memorial Concierge, kukontakin niya yung mga ka-tie-up niya na puneralya. So, kapag nakontak niya na yan, at tinawagan niyo, masabihin ni Everest, o sige ma'am, dito niyo dalhin si Juan. So, siyempre, yung pamilya ni Juan, bukod sa umiiyak at nagluluksa, wala pa silang hawak na pera. So, utang pa yan, di ba? So, hindi yung problema yung pamilya ni Juan kasi mayroong portal si Juan na niregalo sa sarili niya.
yung fidelity. Magkano naman ng fidelity? 50,000. Paano kunyari? Naging magarbo yung magiging ano ni Juan, sabihin natin, higaan niya, di ba? Kasi regalo sa sarili niya yan eh. Lumampas ng 50,000 yung ano, yung magiging gastos ni Juan. Siyempre, meron pa siyang pagkukuhanan, di ba? Kasi meron pa siyang Manila Bankers, yung personal accident insurance. Paano kung ang pagkamatay ni Juan ay na-aksidente? Di ba? So, kung titignan mo, yung portal na yan, sa halaga ng sinabi ko sa'yo, maiisip mo ba na na-scam ka? O kaya, maiisip mo ba na talo ka? Pero syempre, kung gumawa ka ng portal, huwag mong pangarapin na gamitin mo na yung portal para mapatunayan mo na hindi ka na-scam, di ba? Syempre, gamitin mo yung portal pang long term, pang matagalan, kasi yung portal mo, napakarami yung mapupulot na ma-educate ka, na makakapag-save ka ba at makakapag-invest ka ng tama. So, yun yung tingnan mo sa portal na yun. Kaya nga sabi ko, di ba, kung re-regaluhan nyo yung sarili nyo, regaluhan nyo na yan ngayon, huwag nyo nang patagalin. Kasi hindi nyo naman hawak ang buhay nyo eh. O kaya, ako, hindi ko hawak ang buhay ko, di ba? Siyempre, ako gusto ko mamuhay na matagal para ma-enjoy ko yung portal, di ba? Siyempre, kung mag-i-invest ako, magiging ano ako, debt-free ako, di ba? Mas maganda yun. Eh, siyempre, mas maganda yung marami kang natuturuan, natututunan. Marami kasi sa atin ngayon, mas atat sila dun sa mabilisang kitaan. Lagi niyong tatandaan, ang mabilis ang kitaan, mabilis din yan bumababa. Ibig sabihin yan, hindi yan naka fix dun sa tamang income. Lagi niyong tatandaan na kasama natin lagi sa ganyang business is yung mga pwedeng uutangin, ganyan. O kaya, saka mo nababayaran, o kaya, o-order, tapos hindi naman kukunin, di ba? So, marami kayong haharapin pa. Hindi katulad nito, wala naman kayong iintindihin. Mag-save lang kayo na mag-save, di ba? So, pagdating ng tamang panahon, meron kayong aanihin, di ba? Ganun kasimple. Kaya, kung ako sa inyo na nakikinig kayo ngayon, kasi kung bansa kayo, nagtatrabaho kayo, saka dito walang pinipili ha. Kahit na tricycle driver ka, jeepney driver ka, bus driver ka, o kaya nangangalakal ka, kaya mo mag-save ng 33 pesos a day, kaya mo itong anihin, kaya mo itong makakuha ng portal. Walang sinasabing mayaman dito, may kaya, middle class, walang pinipili. Kahit na janitor ka, nagtitinda ka lang ng gulay dyan sa palengke, nagbobote ka, di ba? Ang kailangan lang naman kasi may educate ka eh. Hindi pwedeng parang makakakuha ka lang niya kasi may pera ka, hindi. Minsan niya may pera ka nga eh, ayaw pang kuhanin niya, di ba? Parang nagdududa ka pa. Yun, tanggalin niyo yung ganun. Sa panahon niyo, tanggalin niyo na yan. hindi makakatulong sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa tumapos ng video na to. Wish natin na makatulong pa tayo sa mga iba't ibang mga gusto pang matuto, di ba? Pwede tayong magturo ng financial education sa mga company, di ba, na kung meron kayong mga empleyado ngayon na nandiyan pa sa company, tuwan natin sila kung paano mag-save. Kasi baka mamaya, yung ginagawa nilang pag-save ngayon, alam niyo yung kumuha kayo ng insurance na may kasamang investment, dapat malaman niyo kung ano ba yung tamang role niyan. Kasi
baka mamaya, ganun yung kinuha nyo, kung kailan nyo kailangan yan, hindi nyo na yan marirelease. Magkakaroon pa kayo ng problema. So, yung sinasabi na, ano, kulang lang sa kaalaman pagdating dun sa edukasyon pinansyal, di ba? Sa tamang pag, ano, paglagay ng pera sa tamang vehicle. So, yun lang. Maraming salamat uli. Siyempre, ito yung portal ko. Ngayon yung mga ID ko. So, lahat yan, nasa akin naman. Pati ayan, yung personal accident insurance. Yan. So, kita nyo naman, di ba? Ang kailangan lang dito, siyempre, ayan. Itong portal na to, i-renew nyo yan yearly, di ba? So, magkano? Napakaliit na halaga lang yan kung mag-i-renew nyo yan. Kaya nyo nga pag-ipunan yan eh. Nang sabihin na natin 100 pesos o isang ano sa isang sabihin mo ng 500 pesos isang katok mo kaya mo nang pag-ipunan yan 1.5 di ba i-ring mo lang yan 1.5 every December i-ring mo yan so covered ka na naman nung malalaking value ng amount na mapoprotektahan ka di ba at saka maisasalba basta wag natin pangarapin na magamit natin yung maaga yung portal. Yung Fidelity at saka Manila Bankers. Maganda, yung Manila Bankers, yung sa Most 18, magamit natin yung investment. Tatlong klase, mayroong investment yan. So, alamin nyo, panoorin yung mga nahula kong video. Mayroon akong mga senior doon. Siyempre, yan. Maraming salamat uli. Siyempre, Uncle Joseph, to what truly matters, di ba? And, financial literacy campaign. Thank you. Let's stay connected. Ayan yung aking email. Viber. Yung number ko. Smart Globe. Truly Rich Maker. Part ako ng Truly Rich Maker. Yan. Kay Brother Bo. So, ayan yung ano ko. I-type nyo na yung cellphone nyo. Tapos yung turning point saka yung aking ano kung pagka mag ano kayo mag-join di ba yun yung aking sponsor ID so ayan wish ko na marami akong naituro sa inyo nabuksan ko yung isipan nyo na kailangan nyo mag-execute hindi po naman huli ang lahat eh, di ba so maraming salamat. Hanggang sa muling video. Bye.